Magandang umaga guys. Ngayon may gagawin tayo po guys. Yung issue nito guys, yung Hyundai Elantra, yung issue nito ay nag-overheat minsan. Pero hindi tuloy-tuloy yung overheat. Minsan na may araw siya mag-overheat, minsan naman may hindi siya nag-overheat. So ngayon intermittent yung condition nito guys sa overheating niya. So hindi siya nagtutuloy-tuloy kahit na ibiyahe mo, may time siya na isang araw, dalawang araw hindi siya nag-overheat. Tapos maya-maya mag-overheat na naman siya sumunod na araw. So itong i-diagnose natin guys ay Hyundai Elantra. So tara guys, titingnan natin kung anong dahilan nito guys. Kung bakit intermittent yung ano niya condition. So kung bago pa kayo guys sa channel ko guys, paki-like, share, subscribe my YouTube channel at saka paki-click ng notification bell button guys para updated kayo guys sa mga bagong repair tutorial ko na gagawing video. So marami kayong matutunan dito guys, tutok lang kayo sa channel ko para marami kayong makuhang idea, kaalaman at saka technique at saka tips na ibibigay ko pati na rin advice. So sundan nyo lang yung video guys, marami rin akong video na na-upload tungkol dito sa overheating. So pwede ninyo panoorin yung guys para magkaroon kayo ng idea. So itong condition na to, bago lang tong intermittent na to na condition sa experience ko na minsan dalawang araw babiyahe walang overheat, tapos sumunod na araw mag-overheat, mga pang-apat na araw, pang-lima, anim, walang overheat na naman. So paiba-iba siya guys. So ngayon ito yung bibigay kong tips, idea sa inyo kung anong nagiging dahilan nito guys. So dyan guys, una tatanggalin natin yung hose dyan na isa, pati yung filler pipe ng engine coolant para ma-access natin yung radiator auxiliary pan para mailabas natin yun para makita natin, kasi ang prospect nito guys baka yung thermostat inoperative na siya, hindi na siya nagpapunction ng maganda. So yung pipe na yan guys saka yung hose na yan kailangan natin ihawi para makalabas yung auxiliary pan guys. So dahil dun sa prospect ko, may isang prospect pa ako dyan guys na baka maya yung hose dun sa engine na coolant return hose or yung thermostat housing baka may leak siya guys. So hindi kasi nakikita yan guys sa ilalim kung may leak siya kasi nakatago sa likod. So nakatago kasi yung thermostat housing niya doon sa likod ng aircon na compressor. So kailangan talaga tanggalin mo yan para masilip mo siya kung may leak siya at saka yung hose or yung housing mismo. So dito kasi sa kabila yung upper hose na radiator upper hose nakikita mo yung housing niya. So yung isang prospect ko din dyan guys na may leak is yung heater core. So ang ano ko dyan pinagdudahan rin kung wala dun sa thermostat housing, sa thermostat assembly niya, housing at saka dun sa hose or sa mismong thermostat, walang problema. Ang prospect ko dyan guys yung dun sa heater core, baka may maliit na leak doon. So ngayon guys kikita ninyo, ilalabas na natin yung auxiliary pan. So medyo hindi naman siya mahirap ilabas, konting tatanggalin lang para mailabas siya ng dahan-dahan. So ngayon guys wala na yung auxiliary pan. Ngayon sisilipin natin yung thermostat housing. So makikita nyo may clearance na siya.
So makakasuot na rin yung ilaw nyo, masisilip na rin ng husto ng thermostat housing at saka yung post niya. So ang ihahawi lang ninyo yung una yung pipe na upper hose at saka yung pillar pipe niya doon sa engine coolant. So ganun lang guys yung ano, pagtanggal ng auxiliary pan, madali lang siya guys tanggalin. Konting hawi lang ng mga hose, electrical connector, konting bonot, so may lalabas muna. So dyan guys, tinanggal na natin yung thermostat, pati yung thermostat housing, pati yung hose. So nakikita nyo dyan, nilagyan na lang nila ng silicone. So may tagas nga siya. So positive nga yung prospect at saka suspected parts natin na may tagas nga dyan na ano, maliit. Maliit lang talaga siya kasi nagko-corrosion yung palibot ng thermostat housing at saka yung hose. So may maliit lang siyang lit. So ito rin, reservoir tank niya, may crack. So isa rin niya na magdudulot ng overheat kasi pagka wala siyang mahigop, wala siyang masuction dyan na tubig, sigurado walang babalik doon sa system. So kung magbubuga na siya ng pressure patungo doon sa reservoir, dapat mahihigop niya uli yung tubig. Eh ang kaso dyan guys, may crack. So nirequest ko na yan dati. So nirequest ko na yan dati yung reservoir tank guys. Ayaw naman na maniwala yung may-ari na palitan. So bahala siya kung ayaw niya maniwala. Ngayon nakikita natin, ito kasing sasakyan to guys, ginawa to sa ibang shop. Ngayon lumipat yung customer kasi hindi nila madali-dali doon sa kabila. Lumipat, ang nakikita ko, nilagyan nila ng sealant na lang yung ano, silicone sealant yung thermostat housing dahil punit pala yung o-ring niya sa thermostat. So hindi ko alam kung napunit nila pagkabit kaya niremedyuhan na lang nila. So remedy nga siya, kaso ang remedy, imbis na remedy, naging worse tuloy kasi laging nag-overheat. Tapos hindi naman napipix nila ng husto yung ano, yung problema. Kaya itong may-ari na to lumipat dito sa shop para ipa-check niya kung ano talagang naging dahilan. So ngayon guys, ang i-request natin dito sa problema na to ay thermostat at saka yung reservoir tank, engine coolant tank niya kasi may crack yun. Tapos itong thermostat papalitan natin. So kung hindi siya papayag na papalitan yung engine coolant tank, bahala siya kasi pagka bumalik yan siya rin naman magbabayad uli ng labor. So yung engine na coolant temperature sensor nasa kabila. So maraming mga technician na nagkakamali minsan ng bukas, minsan doon sila nagbubukas sa upper hose kasi yung dulo ng upper hose na yan doon sa engine block parang nakalubo siya. Pag tiningnan mo guys, parang may thermostat sa loob pero actually ang thermostat niyan guys nasa baba, nasa lower hose, wala doon sa upper hose guys. So maraming technician na nagkakamali ng bunot niyan minsan doon sa may sensor, pero yung location talaga niyan nasa baba, wala doon sa sensor. So yun lang yung tips ko. So yung accent, elantra, nasa baba, pero pagka Santa Fe, Tucson, nasa taas yun guys. So yun lang guys, update ko kayo sa part 2 natin ng job repair natin, yung diagnosis and repair natin ng Hyundai Elantra, overheating intermittent condition. So papalitan natin ng thermostat at saka reservoir tank. So i-request natin. So i-update ko kayo guys sa part 2 natin na video. So paki-like, share, subscribe guys may YouTube channel at saka paki-click ng notification bell button guys para updated kayo sa mga bagong video tutorial repair ko na gagawin sa inyo. So para magkaroon kayo ng kaalaman tungkol sa sasakyan, lalo na dun sa mga bagong mekaniko or kahit dun sa mga datihang mekaniko pati na rin dun sa car owner. So malaking tulong to guys para malaman nyo kung anong kadalasan na dahilan, mga common causes ng engine overheating. So magkakaroon kayo ng idea guys.